programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Bibisitahin ko lang sana si tatay kasi di ba birthday niya bukas, kaya bibigay ko sana sa kanya to. Maligayang pagbabalik muli dito sa aking munting channel, mga kaabot kamay na pangarap. Hawak na nga ni Annalyn Santos ito nga ang bouquet ng bulaklak upang ibigay dito sa kanyang ama na si Dr. Tanyag, dahil naalala nga ni Annalyn na dumating na pala ang kaarawan dito ng kanyang ama na si Robert. Subalit ay nang mapalapit na sana ito dito naman sa ICU kung saan ay nandoon itong kanyang ama na si Dr. Tanyag, ay dito naman agad na dumating itong si Zoe. At tinanong ni Zoe itong si Annalyn kung saan pupunta. At ang sagot naman nito ni Annalyn na ibibigay daw sana niya itong bulaklak dahil alam niya na birthday na daw dito ni Dr. Tanyag. At dito naman na sinagot ulit ni Zoe itong si Annalyn na hindi na daw pwede. At simula ngayon ay bawal na ngang pumasok itong ngang si Annalyn doon sa kwarto ni Dr. Tanyag. At ipinagtataka naman ito ni Annalyn kung bakit, dahil anak din naman siya dito ni Dr. Tanyag. At wala na ngang ipinaliwanag pa itong si Zoe kay Annalyn, pinipilit niya na umalis na lamang upang hindi nahahaba ang kanilang pagtatalo. At wala naman nagawa itong si Annalyn. Samantala, kinabukasan ay nangyari na nga itong event ng symposium. At hindi rin inasahan ng lahat na ito si Zoe ay susunod na at dadalungan siya roon. Sa kabila ng pakiusap ni Moira na huwag daw itong pumunta dahil ang gusto ni Moira na magkakasama nga sila dito sa birthday naman ng kanyang asawa na si Dr. Tanyag. Subalit ay wala namang pakialam itong si Zoe dito sa kaarawan ng kanyang ama dahil mas gusto niyang makita itong ang kanyang tunay na ama na si Carlos Benitez, at lalo pat nang doon itong si Annalyn. Sa takot nga ni Zoe na baka may makuhang impormasyon itong si Annalyn doon, kaya sinundan niya ito at dito naman nagkaroon ng pagtatalo. At ipinagtataka din ito dito naman ni Dr. Carlos Benitez na kung bakit nagawa ni Zoe ang iyon. At nakitaan na nga ni Carlos Benitez ang tunay na ugali dito naman ng kanyang anak. At dito na nga na sinabi ni Annalyn kay Carlos Benitez at kay Dr. Patricia na hindi na daw siya nagtataka na kung bakit ang bigat daw ng loob ni Zoe dito nga sa kanya. Dahil siya daw ang original na anak dito naman ni Dr. Tanyag. At alam naman dito ni Dr. Carlos Benitez na hindi iyon totoo dahil ang itong si Zoe ay anak nga dito ni Carlos Benitez. At natapos na nga itong symposium, dali-dali naman na bumalik sa Apex itong si Annalyn upang dalawin nga itong kanyang ama na si Dr. Tanyag, at nang ganon ay dalhan niya ito ng cake kahit papaano ay ma-celebrate man lang nila itong kaarawan ng kanyang ama na si Dr. Tanyag. At nadatna naman ni Annalyn doon na nandun nga itong si Lynette dahil gusto rin dumalaw dito naman kay RJ. At maramdaman ni RJ ang presensya ni Lynette kahit kumatos nga ito. At dito naman masayang masaya itong si Lynette at Annalyn dahil ay nagmimilagro na nga, at ito na nga ang pagising dito ni Dr. Tanyag sa kanyang kaarawan. Kaya yan ang ating pagkatutukan, mga idol, kung totoo nga ba na itong ating inaabangan, nagigising na nga daw itong si Dr. Tanyag sa araw ng kanyang kaarawan. At kung masusurpresa nga ba ito, dahil baka sila Annalyn at Lynette ang masurpresa sa ibabalita ni Dr. Tanyag na ito palang si Zoe ay hindi niya tunay na anak, at ang tumulak nga sa kanya dito sa hagdan ay walang iba kundi itong si Moira. Kaya magkakaalaman na nga yan, mga idol, mamaya-maya ng konti, dahil masaksihan at mapapanood na nga natin ang bagong episode dito sa Abot Kamay na Pangarap, dahil mas marami pa tayong kaabang-abang na twist dito. Yan lang po ang aking karagdagang latest update. Marami pong salamat ulit sa inyong panonood.